talaga ako. Hindi na makakaiwas. Ha? Total, nanalo si Bongbong Marcos eh. Nung araw, dekada 70, narinig ko yung ano, yung kanta, ano. Yung umaga, day school. Ano, grade school. Narinig kong kanta, yung kanta ni ano, yung ginawa ni Marcos. Narinig kong kanta noon. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, magbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. Yun, yun ang narinig kong kanta noon. Tandaan ko pa noon, murang bili noon, bigas. Kasi kaya ako nasabing murang bili rin bigas. Kasi sinasama ko ng nanay ko. Tuwing Sabado kasi, sumasahod ang tatay ko. Bibili siya ng bigas sa palengke, sasama ako. Pero, bata ako, yung bigas ng ganyan. Mga 5 kilo siguro yon. Ang lalagyan ng bigas nung araw, supot. Siguro supot ng simento yon, kasi yung supot ng simento, hindi basta-basta nalulusaw sa tubig yon. Ang takala noon, kahoy yung salop. Sinasalop. Salopan, salop. Walang kilo noon, salop lang. Oo, salop. Ganyan, no. Isang salop. Isang salop. Yun. Ang nabutang, ang narinig ko, ang binibiling ng nanay ko, 4 pesos. 4 pesos plus, ganun. 4 na piso, tsaka 75 centavos, ganun. Noong taon yun? Ano yun, 1970. Hindi pa ako tao pala. Napag-alata ka na. Oo, oh, eh, tao na ako noon, ikaw hindi pa. Hindi pa? Oo. Senior ka na eh. Oo, oh, ito nga, kulo-kulo ba? No, nagkaroon na nga ng guwi to. Yun, ang panahon noon, kaya narinig yung kanta noon. Oo, oh, yung Marcos. Oh. Meron pa isa eh. Ang ganda ng kanta noon, sana marinig ko ulit yung kanta na yun, yung bagong silang, bagong lipunan. Ang ganda noon, ang ganda, pag narinig yun, ang ganda yung buong kanta, yung original noon, pag narinig nyo noon, talagang mamamanga kayo sa kanta. Kasi nga, umuunlad na yung Pilipinas. Umuunlad na, kasi ang Meralco, hawak ni Marcos. Medyo control na yung presyo ng kuryente. Tsaka yung gasolinahan, ayan. Marami tayong hindi alam. Naipagawa ni Marcos. Kung ano, marami siyang naipagawa. Ang galit kayo kay Marcos. Di ba, meron tayong ano, yung pride. Di ba, pagkagalit ka sa tao, kumpare mo, ayaw mo tanggapin yung mga bagay-bagay. O, diba, minsan sinagsasaol yan. Saol yan ng kandila, saol yan. Ay, galit kayo kay Marcos, di ba? Huwag ka na sumakay ng ano, MRT, LRT. Saka huwag ka na pumunta ng Philippine Heart Center. Huwag ka na rin, ano, PICC, PCC, mga pinagawa niya yan eh. Saka huwag ka na rin dadaan sa San Juan Eco Bridge. Pinagawa ni Marcos yan. Saka yung Super Highway, North NLEX ngayon. Saka yung South NLEX, siya pala nagpagawa niyan. Huwag ka na rin dumaan doon, kasi galit ka kay Marcos eh. O, diba? Huwag naman siya. Ano pa, yung trend, PNR, sa kanya rin yan. Huwag na sumakay. Huwag na sumakay. O yung mga galit kay Marcos, huwag yung galit lang, yung galit lang ha? O, yung galit lang, yung mga galit kay Marcos, huwag kang gagamit na pinagawa niya. Kasi galit ka kay Marcos. Tsaka alam niyo ba, maraming nagalit na negosyante kay Marcos. Mga negosyante talaga nagalit. Yung kahabaan ng ano, Ayala, yung dyan sa Makati, yung mga building dyan. Yan ang numerong galit na galit kay Marcos. Alam niyo kung bakit? Bakit? Sa kanya nang galing yung 13-month pay. Siya ang nagbatas noon. Huwag na sila tumanggap ng 13-month pay. Oo, dapat. Oh, dahil galit kayo. Pag may tanggap kayo, isolin nyo kasi kay Marcos galing yan. Dahil galit kayo kay Marcos, huwag niyo tanggapin yung 13-month pay. Sabihin niyo, bakit nyo kami binibigyan ng 13-month pay? Galing kay Marcos yan. Inyo na yung pera na yan. Anong kala ni Marcos yan? O pag pera talaga, gustong gusto niyo eh. O sa kanya galing yan, yung 13-month pay.
Marami pang iba. Dapat nga magpasalamat kayo, hindi magalit. Tama ba? Hanggang ngayon, batas pa rin yan, 13-month pay. Nung pumasok si Corey, nawala noon, ang ano nangyari? Maraming nawala. Yung mga regular, yung mga tao, hindi na ma-regular. Grabe, no? 6 na buwan, pwede ka nang tanggalin. Umiiwas sila sa 13-month pay. Umiiwas sila doon. Ganun pala yun. Iniiwasan nila yung 13-month pay kasi 3 buwan, basta 6 na buwan yata, pwede ka nang tanggalin. Contractual. Oo, contractual. 12. Contractual. Walang regular 12. Season. Oo, hindi ka nang mare-regular. Nakapasok yun ang panahon ni Corey. Maraming nawala. Basta nawala si Marcos, nawala yung gasolinahan. Ano ba nawala? Caltex ba yun? Petron? Maraming nawala nung ano. Dapat nga, yun nga yung kanta ng ano, bagong lipunan eh. Tutungo sa pasakaunlaran eh. Nawala yung, nawala yung. Yung Bataan sana, nuclear power plant, matigil. Alam niyo ba yung Bataan nuclear power plant, building na lang yan, nakatayo. O building na lang. Wala na laman sa loob. Kumbaga sa tao, tao yan, pero wala nang bituka, wala nang puso. Kinahoy na nila yung laman. Oh, yun. Kaya kung maririnig yung kanta yung bagong lipunan, ang ganda no, maganda ulit mapakinggan yun. Gusto ko mapakinggan yun eh. Sana marinig ko ulit yun. Ah, pakinggan natin. Ang pamagat nun. Bagong lipunan. May bagong silang. Kasi nagawa yun, kasi umuunlad na nga yung Pilipinas. Paunlad na yung kinanta yun, no? Bagong lipunan. Sayang nga eh. Oh, nahadlang nga ng mga ano, ng mga impacto. Ito ang original oh. Sorry. Nahadlang nga, no. Narinig ko ng bata ako, sumasayaw ako. Sana pinatatugtog yan tayo umaga sa school. Noong ko lang napansin yan, medyo maano na isip ko, ang ganda ng karta ni Marcos. Kasi nga, yung kanta niya, paunlad na yung Pilipinas, paunlad na 1970s. Mura ang bilihin talaga noon, hindi ka mapapamura. Talagang mura ang bilihin nung araw na yun. Makakabili ka ng galunggong, isda yung galunggong. Yun ang kayang bilhin nung araw eh, galunggong eh. Kasi yung galunggong para siyang... Nabutan ko yata 20 pesos, galunggong. Oo, mga ganun. 20 pesos. Ngayon, ang galunggong, mahal na ang galunggong. Bihira ka na makabili ng galunggong. Mahal ang galunggong ngayon. Abot ako, 5. Blaklak. 5 pera, 10 pera. Ang 5 ng araw. Kain tayo. Ang 5 ng araw, may halaga pa noon, 5. Nakabiyak sa palok. Nakabiyak sa parking ko. Nakabiyak sa parking ko. Maraming 5 ng araw eh, kasi ang pera noon, dalawang klase. 5 lalaki, 5 babae. Gis na lalaki, gis na babae. Ayan. Tapos meron pang 50 centavos na no, dalawa din yata. Tapos yung piso isa lang, siyempre. Numero uno lang yun. Pisong malaki. No, pisong malaki. Siyempre.
ano yun eh, piso, piso yung coin, tapos may piso pang dalawang piso yung papel. Papel, red blue. Butang ko yun, blue. Oh. Ang pera nung kasi nung araw, ang pinakamataas na perang papel, 100 piso lang. 100, 50, 20, 10 piso, yun. 5 piso, yun. Tapos may dos. Oh, yun, 2 piso. Wala pa rin, kailan lang naman yung ano eh, kailan lang yung 500 pesos eh. Tapos nagkaroon ng dos na may kanto, yung octagon. Octagon na 2 pesos. Oh. Yun ang bahong ko nung araw. Oh. Siyang sa school, grade 4, 2 piso lang bahong ko. Sa kanya, 2 piso. Ako, piso lang, oh. Marami nang mabibili. Mm. 50 ang ice cream. Kasi naabutan ko yung Nutriban eh, binibenta na eh. Oo, nung araw, libre daw yung Nutriban, pero naabutan ko, binibenta na yung Nutriban. Yung ice cream, bibili ako 50. Ay, libreng gatas sa school nun, yung mga cream. Oo, hindi ko na naabutan yung libreng gatas eh, tsaka yung libreng toothpaste. Kasi, ang nag-uwi nun, kuya ko, libreng toothpaste. Uso na yung teacher nun, nagbibigyan ng 1 palok, ititinda namin, 5 piso, papabus namin. Ayun, oh. Kaya yung kaya sa piso, marami ka na mabibili. Candy, tinapay, ice cream, soft drinks. Tira-tira candy. Oh, meron pang tira-tira noon, balikutya. Saka yung kulangot. Tawagin namin kulangot. Kulangot, sundot kulangot. Kalikot. Kalikot. Kasi ang 20, ang 5 mo, makakabili na yun. Oh. Ang 25 centavos mo, makakabili na yon. Naalala ko, tumatay ako ng ending, 25 centavos eh. Yun nga lang, nakakalungkot. Nung mawala si Marcos, nawala na yon. Yung mga ganong... Tumataas ang presyo. Tumaas na yung presyo. Maraming nawala na... Dapat sana, hindi naghihirap ang mga driver. Driver kasi may sarili tayong gasolinahan eh. O, mag-gasolinahan station, may sarili ang Pilipinas. Tsaka ang kuryente, mura nun ang kuryente. Mm. Ayun lang, kasi narinig ko yung pinatugtog niya yung ano, kantang ano, bagong lipunan eh, tungo sa pag-unlad. Oh. Ano ka, patugtugin ulit yun, no? Si Eskwilahan. Ah, maganda yung narinig ko eh. Oh. Give it to me like...